natin yung usapan natin yung mga first love, may mga kumikis at this time na mamamata. Sino first love? Ngayon, ipag-uusapan po natin ngayon ang ating pagpaksa. Rekindling our love. Our first love. Rekindling our first love. Actually, nakalagay lang po dito, hindi ko na nilagay na first love, pero actually, first love naman talaga. Rekindling our love for God. Our first love, our love for God. Sabi po dito ha, binasa ko po sa inyo, at mapasahin ko muli, na sabi niya, yet I hold this against you. May laban ako sa iyo. May pinagdaramdam ako sa iyo. Sabi ng Panginoong Jesus. Sinabi niya, may pinagdaramdam ako sa iyo. You have forsaken your first love. Maaari ba, mga kapatid? Maaari ba magkaroon ng panlalamig sa pag-ibig? Nakakaranas ba ang mga puso ng panlalamig sa kanilang pagmamahal? Mayroon bang nakakaranas din yan? At ang tanong ko dito ay, maaari bang sintihan ang nauli ang ating mga nanlalamig na pag-ibig? Maaari bang sintihan yan? Maaari bang muling ibalik ang tamis ng pag-ibig? Muling pagbigyan ng usok ng mamahal? Di ba katapunin? Parang lyrics na yun. Kung sakaling mga nagkakaproblema yan, mayroon pa bang solusyon dito? Mahalaga mga kapatid, kasi sinabi po ng Bible, and it is not a romantic feelings, mga kapatid, nakakarinig na tayo kasi may romantic feelings din tayo. Pero, on the account of the Word of God, the Bible is stating that Revelation chapter 2 verse 4, nagsasabi, tingnan niyo po mabuti ha, subalit may isang bagay na ayaw ko sa'yo. Parehas yan dito, no? Subalit may isang bagay na ayaw ko sa'yo. Ang pag-ibig mo noong unang kang sumampalataya ay nanlamig na. Nanlalamig. May mga pagkakataon, mga kapatid, na nanlalamig. Iba po yung giniginaw, mga kapatid, sa nanlalamig, ha? Yung kanina kasi, parang malamig. Pero hindi naman siguro tayo nanlalamig ngayon, mga kapatid. Tingnan niyo kung mabuti ito, ha? Nasabi dito, subalit may isang bagay na ayaw ko sa'yo. Ang word po dito ay sinabi, let's notice this, mga kapatid, pansin niyo mabuti, ha? Pinagsabihan ni Jesus ang iglesia sa Efeso. If you will look at the context, kung titingnan niyo po ang konteksto, pinagsabihan ni Jesus ang iglesia sa Efeso sa pag-iwan nila sa kanilang unang pag-ibig. Ito po ay dahil sa marami nilang mabubuting mga ginagawa, marami nilang kaabalahan, at aktibo naman sila. Subalit, dahil sa hindi nila pagbibigay ng prioridad sa kanilang relasyon sa Panginoon, kahit ang dami nilang ginagawa, kahit aktibo silang kumikilos, ang kanila pong relasyon sa Panginoon ay parang nanlamig. Pwede pala ito, mga kapatid, ano? Pwede pala mangyari ang ganyang bagay, no? Na hindi ka naman umaabsent sa church, lagi ka naman umaattend sa church, lagi ka naman nagpipray, ginagampanan mo naman yung mga ministry mo, pero nire-reklamo ka pa rin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ginagawa mo, atapat ka, nagsisikap ka. And in fairness, sabi ng Panginoon, nagsikap ka at masipag ka at gumagawa ka talaga ng iyong mga duty. Pero mayroon pa rin problema. Ang problema, yung relasyon naman. Nagkakaproblema. Naiisip ko po dito, ang picture sa isip ko nito, yung mag-asawa na nasipag-sipag na nila sa trabaho, ginagawa naman nila yung responsibilidad nila sa bahay, nagluluto naman lagi si Mrs. ng pagkain, si Mr. naman lagi nagpupuwi ng pera sa tahanan, ang sisipag naman nila sa kanilang mga work, pero parang may problema pa rin.
At yan, yung klase na yan, mga kapatid, ng katotohanan ay totoo pa rin sa relasyon natin sa Diyos. Baka nga sumasakba ka naman talaga. Baka nga lagi ka naman gumagawa ng iyong mga devotion. Baka nga marami ka naman ginagawa para sa Panginoon. Masipag ka naman Kristiyano, hindi ka naman tumatalikod sa pananampalataya. Pero may kulang. At ang pinakamalaking kulang, ang kulang ay ang pinakamalaking problema sa buhay mo. The relationship. Gusto ng Panginoon na maunawaan natin, mga kapatid, na ang pinakamahalaga sa Diyos ay hindi lang yung ating ginagawa, kundi yung ating puso na umiibig sa Panginoon. Mahalaga sa Panginoon ang ating relasyon sa Kanya. Hindi nais ng Panginoon na nagsiserve ka sa Kanya, pero ang puso mo ay wala sa Kanya. Gusto ng Diyos, mga kapatid, na maglingkod ka. Gusto ng Panginoon yun. Hindi naman sa iyo niya nun. Pero mas gusto ng Panginoon na habang naglingkod ka sa Panginoon, hindi mo kinakalimutan ang pagmamahal mo sa Panginoon, ang relasyon mo sa Panginoon. Ito po yung oras na naramdaman mo ang pag-ibig nung ikaw ay mabautismuhan, na in love ka sa Panginoon. Ito yung panahon na iniisip ng Panginoon, yung panahon na talagang grabe ka magpuri sa Panginoon, grabe ka magpasa ng Bible, grabe ka magpasa ng Bible dahil naobliga ka ng pastor na magpasa ng Bible, grabe ka magpasa ng Bible dahil mahal na mahal mo ang Panginoon. Yan yung panahon, yan yung unang pag-ibig, yan yung alat ng unang pag-ibig na pinahanap ng Panginoon. Sabi ni Jesus, nasaan na? Sabi niya, dati-dati, laman ang isip mo ay ang pangalan mo. Lagi ako sa isip mo. Ngunit ngayon, nagbago ka. Nasaan na ang ilip mo pagsita? Kandaligali niya, no? Ito yung sinasabi niya. Kinuha po ni Galilea. Dito, hinangin po yan dyan sa verse na yan. Yung awit na yon. Sabi ng Panginoon doon, may ipinagdamot lang mo sa iyo, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Kaya mga minamahal ng mga kapatid, dahil po pinupuri sila sa kanila pong pagtitiyaga at pagtitiis, subalit para sa Panginoon, wala pa rin daw po itong halaga sapagkat wala pong pag-ibig. Paano po natin ito paalamin? Ito ngayon, mga kapatid, ang ating tutukuyin. We should rekindle our love for God. Rekindling our love for God. Paano papaalamin? Number one, sa pamamagitan ng pag-alaala sa ating dating magandang kaugnayan. Number two, sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Kanya. Number three, sa pamamagitan ng pagsasagawang muli ng may pag-ibig ng dating paglilingkod. Yan po ang tutukuyin mo ngayon. Tingnan niyo po, tatlong mahalagang bagay na ginagawa upang pabalikin ang dating sigla. Kayo po ka, mga kapatid, nakakaranas din po ng panglalamig, nanulubaybay. Nakakaramdam po ba kayo na mas masigla kayo naman kaysa dati? Meron pa akong isang kapatid na naaalala. Taga si Roma, hindi ko napapangalanan mo si Roma. Pero nagkaroon ako na, nagbibigay ako ng clue. Taga si Roma yan. At hindi na yung sumasamba ng napakatagal na panahon. Mga kapatid, hindi na sumasamba ng napakatagal na panahon. Tagal na. Ang kanyang nanay aktibo. Pero siya hindi. Nagbibigay naman ako ng clue. Baka talon yung matrix. Ba't na muli, mga kapatid? Nakita po kami sa isang patay. May isa pong burol na patay. At doon po sa burol na yun ng patay, nakapakinig muli siya ng salita ng Diyos. Habang nagpusa-pusa po kami sa mesa nagkakainan, naikwento ko sa kanya, naalala mo ba kaka si Stephen Panahon? Nung panahon ng araw, nasigla-sigla niyo pa. Naalala mo ba yun? Tapos nga yung sabi niya, biglang umiiyak na po siya, mga kapatid. Umiiyak na siya. Sabi niya, naalala ko pa nga yung noon nga, ang sigla-sigla pa namin sa crusade noon, may Amerikano pa, sabi niya, then hindi bumabalik na, nag-flashback na siya, nag-throwback siya, mga kapatid, at sabi niya, nag-iyakan pa nga kami noon, mag-aalisan na yung mga pumunta sa aming lugar. Nung tinanong kami, bakit kayo umiiyak? Sinabi ko, kasi ang daming hugasan. Sabi niya, pero sinabi ko kasi ang daming hugasan, pero nagtawanan daw sila, pero
Habang yung pong iyak niya noon na nakikita kong tumulo yung luha niya, mula noong araw na yon hanggang ngayon, sumasamba na ulit siya sa Panginoon. Makausap ko siya. Parang bumalik sa kanya yung alaala niya noong kahapon at naisip niya na, ang saya pala ng paglilingkod sa Panginoon. Bakit naalala na nakalimutan ko yun? Bakit napabayaan ko yun? Na asingla-singla naman ang aking paglilingkod sa Panginoon. So mga kapatid, mahalaga itong number one na ito. Mahalaga itong number one na ito. Kung kayo nakaranas ng sobra-sobra ng excitement sa paglilingkod, pagdating ang panahon, babagsak yung init na yan. Pero mga kapatid, ang mahalaga, alalahanin mo ang dati mong magandang kaugnayan sa Kanya. Alalahanin mo yung dati mong magandang kaugnayan sa Kanya. Remember, sabi po ni Jesus, tingnan niyo po ang verse 5. Sabi niya dito, alalahanin ang mga dating bagay. Alalahanin, muling ibalik mga kapatid. Dati, alalahanin mo yung mga dati. Isipin mo yung mga dati. Ano yung mga dati mong ginagawa nung ganado ka pa sa paglilingkod sa Panginoon? Nakaranas na po ba kayo? Baka nagsasalita ako sa mga maling audience. Nakaranas na po ba kayo nung sobra-sobra kayo na-inlove sa Panginoon, tapos mga kamay, na mga nakaranas na sobra-sobra in-love? Okay. Alam niyo po mga kapatid, ngayon, maaaring dumaranas din po kayo ng medyo nalubay-bay kayo, nanghina kayo. Pero ang sikreto lang pala niyan, alalahanin mo yung dati. Alalahanin mo, balikan mo yun. At isipin mo, paano ba ako nakarating sa ganito? Paano ba dumating, paano makubabot sa ganitong punto ang relasyon mo sa Diyos? Samantala, dating ang sigla-sigla ko naman sa Panginoon. Paano ba umabot sa ganito? Iisipin mo yan. Ay, huwag nga. Dati nun, sumasama ako sa lahat ng mga gawain. Dati nun, ang asipag-sipag ko. Dati nun, susunglid na ako. Ngayon, hindi na ako nagsusunglid. Dati nun, aktibo ako sa mga gawain ng kababayan. Ngayon, parang busy na ako sa trabaho. Aalalahan mo yan. Yan ang sikreto. Yung pag-alala sa mga dati mong ginagawa. Ang sabi, alalahan mo kung saan ka nahulog. Ako lang, ginamit ni Jesus Christ ng word. Remember, where you fall? Saan ka nahulog? Dati andito ka na, nakasampa ka na dito sa level na ito, bakit bumagsak ka dito? At yan mga kapatid, ay pinapaalala sa atin ng Panginoon ngayon. Kung may naabot na kayong level ng relasyon sa Diyos na mataas, pagkatapos medyo bumababa ka na naman, nawawalan ka na ng sigla, huwag kang takakampante kapatid, sapagkat ang gusto ng Diyos, habang tumatagal ang relasyon mo sa Kanya, bumubuti ang kaugnayan mo, bumubuti ang puso mo sa Panginoon. Ayaw ng Diyos na habang tumatagal, bumabagsak ang puso mo. Katulad yan nung talinghaga ni Jesus doon sa mga halaman daw, yung nahasik daw sa mga buhang sa mga batuhan. Ang sigla-sigla nung una, bandang huli natuyo sa kawalan daw ng halumigmig. Walang continuity yung relationship. Hindi na-sustain yung relationship. Ayaw ng Diyos. Ayaw ng Panginoon. Hindi siya papayag na ang relasyon niya. Ang sigla-sigla nung una, pagkatapos bilang tumanglay. Parang sa mga mag-asawa na ang saya-saya nung una, lagi silang may date nung magkaroon na ng 10 anak o 1 dosenang anak, ang hindi na nag-date, masabi ng asawa, hindi mo na ba ako mahal na rin? Bakit na ako? Inahawakan sa kamay. Garatak na kaya ang pamukong ko. Diba? Makalala mo naman yung dati! Musami! Dati, nawawakan mo lagi kamay ko. Yung Mr. Lambot kasi ng kamay mo dati. Ngayon, parang ng graba. Okay, hindi na Ngayon, mga kapatid, mga mister, ha, tungkol naman ito sa mga mag-asawa. Kahit pamatigas na ang kamay ng asawa, mawakan mo pa rin. Kasi nung una, pinawakan mo yan. Tapos ganyan, magsisisi kayo, iba na. Mga kapatid, mahalaga sa ating relasyon sa Diyos. Ibabalik mo yung dati. Ibabalik mo yung relasyon mo sa Panginoon, yung init na relasyon mo sa Diyos. Na, ang sabi niya, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Remember that. So, ang sabi ng Panginoon, alalahanin mo. Alam niyo po mga kapatid na nangyari sa alibog ng anak? Alala niyo po ba yung, bago po siya nakabalik, ano po yung, saan siya umabot na level? Yung paglayo at pagkatapos yung paghihirap. Lumayo si alibugang anak, naghirap si alibugang anak. Pagkatapos,
doon sa pinaka lowest point ng kanyang buhay is the word, the realization. Is the realization. Nang nagpapakain na siya ng baboy, di ba? At gusto niya lang kainin yung mga pagkain ng baboy. Pinagkakaroon pa lang natin ng mamangayon lang, no? Gusto niya lang kainin yung mga pagkain ng baboy. Sabi niya, gutom na gutom na ako. Parang gusto ko na katulad itong mga, ano to? Pagkain ng baboy. Naisip niya, sandali, sa bahay ng aking ama, sa ganang pagkain. Dati doon, hindi naman ako inuuto sa ganito. Doon, ang ganda ng buhay ko, senyorito ako sa bahay. Dalawa lang kami magkapatid, sa tayo hindi kami nagkukulang sa pagkain. Naisip niya yun, sabi niya, ah, babalik ako sa aking ama. So that realization, mga kapatid, yung realization yan sa relasyon mo sa Diyos, makakatulong yan. Umaabot talaga tayo sa punto ng buhay na kinakailangan pang nasaktan ka, kinakailangan ka minsan malayo, kinakailangan minsan mamiss mo yan para maisip mo, kailangan ko pala ang Panginoon. At yan din mga kapatid ang punto, alalahanin. Remember your previous relationship. Ang relasyon natin sa Diyos, maaaring tumatamlay, pero ang solusyon, alalahanin. Kapag kayo po mga kapatid ay mayroon pong mga panlulubaybay sa pananampalataya, ang babalikan nyo lang po mga kapatid ay yung unang nyong ginawa. Yung unang naranasan nyo, unang init ng unang pag-ibig. Nandun, babalik yun at maaalala mo yun. Minsan, ang indikasyon na naaalala mo yun, lumuluha ka. Tutulog na luha mo at pagkatapos naisip mo, maaalala ko nga, ang dati yun. So, mahalaga yun. Pero kung minsan, natigas ng ating puso na dumarating tayo sa puntong matigas ng ating puso, hindi na natatapos. Pag pinakikinggan ko yung music na ganito, dati naiiyak pa ako. Pag pinapakinggan mo na ngayon yung music na ganito, hindi na. Sa iba natatapos doon sa kantang, dati ang buhay ko ay ubod na ako, di ko malaman ang aking lalo. Pag inaawit nila yan, yung mga ano kung tawag sa mga generation ngayon, Generation X, yung mga Kristiyano, nakaalala kasi yung mga sikat ng panahon na kanta, umiiyak na yan. Nakaalala nila, hindi mo pa muna, hindi mo pa muna. Yeah, ganyan eh. You know, mga millennials, yung pag inaawit na yung mga kantang Garden Check at mga ganun mga mali, nakaalala nila, iyak na siya. Di po yung pag-alala, yung doon kung mabalik na, kailangan huwag mong kakalimutan kung saan ka tinawag ng Diyos. Kasi nga, yung hinahari lang eh, bumama, yung mga anong tawag din, mga baby, nung araw, yung mga ibang pang generation, pag hinakanta na yun, nakakalala na yung mga panahon, panahon yung Mother Donald, yung panahon. Yan na, mga level na yung Mother Donald, sabi na Sister Yolik, yun pa pala. Mga panahon nila, pag kinakanta na yung gumawa, tayo maglilipod ng Diyos. Ay, ano yun, ganyan. Nag-iisip na, di ba? Sa panahon natin, pag tumanda kayo mga kapatid, at siguro, ang iba dito, baka makaisip niya, at sana huwag naman, na hindi na sasamba sa Panginoon. Hindi naglilipod tayo kung ano na lang. Akalala niyo, pag nakarinig yung kantang Labis na Galak, ay bigla kayo patatauhan, bigla kayo parang sinabok. Ay po, Kristiyano pala ako. Napakasayang magbigay. Paborito ko manena. Pero naalala ko yan ah. Ganyan mga kapatid ang relasyon sa Diyos. Yan ang relasyon sa Diyos. Minsan sa musika naalala ko. Minsan sa mga talata. Minsan sa mga itsura. Pag nakita mo ang malapad mo. Ay, ang loko na yan. Hindi ko nakakalimutan. Naalala ko yan. Pinapaalala ni Lord para uminit muli ang pag-ibig ko sa Panginoon. Naalala ko ang church na yan. Noong panahon, naliit pa ng church namin. Pero ngayon, hindi na ako sumasamba. Ang ganda na ng church namin, pero wala na ako sa Panginoon. Gusto niyo yun? Ang laki na ng bahay sa bahay natin, pero asana kayo? Kinakailangan mga kapatid, maalala niyo lagi ang Panginoon at paalamin ang ating pag-ibig sa Panginoon. Which should rekindle our love for God. Rekindle our love for God. Paalamin. Ang kinakailangan paalamin, ibalik paalamin ang ating pag-ibig sa Panginoon. Ikalawang mga minamahal mga kapatid, ikalawang bagay, ang sabi po dito,
sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kaya lalo pong nababalikan, hindi ka lang basta umalala, kundi binalikan mo. At ang pinakamahalaga, binalik mo yung loob mo sa Panginoon. Verse 5. Tingnan niyo po ulit ang verse 5. Ano na kasulat sa verse 5? Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog at anong sabi? Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa. Kaya nga po ang iba tumatanggay sa paglilingkod. Alam niyo po ang iba, kaya humihila yung paglilingkod nila sa Diyos. Pag may nagawa silang isang malaki-laking kasalanan, o kahit hindi naman malaki-laki, pero kasalanan, na hindi nila kayang iwanan sa buhay nila. Ito, mga kapatid, na nagpapatanggay ng pananampalataya. At nakakarating tayo sa level na tinatawag na backsliding. Backsliding. Huwag niyo pong pag-aralan kung ano ang backsliding, mga kapatid, dahil hindi magandang. Hindi magandang ugali yan. Backsliding. Pero dumarating sa punto na nagbabackslide ng iba, yung pagtalikod at yung pong pagbabalik, mga kapatid, ay isa lang ang paraan, pagsisisi. Pagsisisi. Magsisisi ka sa kasalanan mong ginagawa, babalik uli ang pag-ibig mo sa Panginoon. Kumbaga sa isang mag-asawa na lagi ang saya-saya ng pagmamahalan nila, ang inihiling lang naman ng asawa para bumalik yung dati nilang matamis na pagsasamahan, mag-sorry na mga mahal. Ngayon, pag hindi ka makapag-sorry, hindi kayo magkakaayos, hindi nag-aareglo ang mag-asawa kapag hindi nasasabi yung salitang sorry. Kahit ang ayos na yung ibang pag-uusap nyo, parang gusto nyo ibalik na dati, pero hindi nyo masabi-sabi yung salitang sorry. Di ba may mga mag-asawa hindi makapag-sorry sa isa't isa? Sino po yung hindi marunong mag-sorry sa asawa? Kapag hindi mo kayang sabihin yung sorry, hindi ko mabalik yung dati. Hindi ko mabalik yung dati. Kahit pa sabi ko, okay na tayo. Hindi ba ganun sa ibang nyo? Okay na. No problema. Ayos na. Okay na. Oo. Parang ano pa rin eh. Hindi pa rin talaga panatag. Pero piglang sinabi Anes ni Sarian, sorry na. Mamalit na yung dati. Pag nasabi na yung sorry sa iyong asawa, sa iyong partner, sa iyong mate, saka nang bumabalik lahat, the same with God. Hanggat hindi ka nakakasorry sa Diyos, hindi mo nasasabi sa Lord, Lord, sorry, Lord. Saka hindi mo mararamdaman yung pagyakap ng Panginoon. Okay. Pag hindi ka nagbalik loob sa Diyos, pag hindi mo binalik ang loob mo sa Diyos, hindi babalik ang pag-ibig sa Diyos. Kaya minsan, hindi nyo nararamdaman yun sa may mga panahon na ang sikla-sikla nyo pagkatapos may mga panahon at tamlay-tamlay nyo, umaawit kayo ng the same song pero iba na ang nararamdaman nyo. Binabasa nyo the same verse pero walang epekto. Sinasabi nyo the same prayer pero walang epekto. Bakit? Iyan ay dahilan sa hindi mo magawa-gawang sabihin sa Diyos ng sorry. Hindi ka makapagbalik ng loob mo sa Panginoon. Hindi naman kinakailangan ibalik mo lang ang katawan mo sa Diyos. Ang dapat ibalik mo sa Diyos ay ang kalooban mo. You should repent. The word is repent. Ang mahalaga sa Panginoon ay ang pagbabalik ng ating buong pagkatao. Pag nasabi mo sa Panginoon ng salitang, sorry Lord, patawarin mo ako Lord. Napakasimpleng salita lang, pero hindi na ibigay ng iba. Pero mabigat ang kabayaran. Pag sinabi mo yung salitang, sorry, patawarin mo ako Lord, ang lahat ay ibinabalik sa iyo ng Panginoon. Buong karapatan, buong fellowship mo sa Panginoon, ang relationship mo sa Panginoon, ang blessing sa Panginoon, ang answered prayer, ang mga prayer being answered by God, lahat siya ibinibigay ng Panginoon. Ano ang hindi maibabalik ng Diyos? Ang relasyon kapag hindi ka nagsasori. Kapag ang ating puso ay malayo sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ipinagdarandam mo sa iyo, malayo ng loob mo sa akin. Gusto mo kitang pagpalain, hindi kita mapagpapalag dahil ang loob mo malayo sa akin. Gusto ko masagutin ang prayer mo, hindi ko masagot kasi ang loob mo malayo sa akin. Mag-sorry ka. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Sasabihin mo, ano naman yung salita lang naman yun? Pero malaking bagay yun sa Diyos. Pag sinabi mo kasi yun, parang tinatalikuran mo na ang kasalanan. Yun yung kahulugan ng pagsasabi ng pagsisisi. Pag nagsisisi ka, parang tinatalikuran mo na ang rebellion, tinatalikuran mo na ang disobedience, tinatalikuran mo na ang pagsuway sa Diyos, ibinabalik mo ang sarili mo sa Diyos. Ang kahulugan po kasi ng salitang pagsisisi, mga kapatid, galing sa salitang metanoia, binanggit ko na yan, is change of the heart.
mind. Mga kapatid, ibig sabihin ng metanoia, binabago ko na ang isip ko, na papunta ako dito, dahil nakakasala ako, palayo ako sa Diyos, papunta ako sa kasamaan, ang lakad ko papunta dito. Pero pag nagsisi ako, biglang ang aking posisyon ng paglalakad ay mag-iiba. Imbis na papunta ako dito, ang gagawin ko'y tatalikod na ako dyan. Tatalikuran ko na ang kasalanan ko, yun ang ibig sabihin ng pagsisisi. At haharap na ako, pabalik na ako sa Diyos. Babalik na ako sa Panginoon. Yun yung ibig sabihin ng pagsisisi. Kaya, napakalaking bagay, big deal sa Diyos, pag sinabi mo, sorry Lord. Kapag sinabi ng sorry Lord, ay hindi lang salita. Pag sinabi mo sa Panginoon, sorry, papunta ako sa impyerno. Pag sinabi mo, sorry, biglang, babalik ka na sa Panginoon. Tipihin na ako ng aking landas at lalakad ako pabalik sa Panginoon. That is sorry. The turning point of our life. Pag sinabi mo sa Panginoon, babalik na ang lahat. Kaya may mga nakikita pa ako, mga kapatid na mga Kristiyano, hirap na hirap, hindi makasamba. Hindi sila makasamba, mga kapatid. Bakit? Sabi nila naihiyak daw. Pero totoo, hindi naihiyak lang yun. Mayroon pang mas malalim yun. Nang makita ko ang mga Kristiyanong ganun, at nakaranas sila ng malaking revival sa buhay nila nung ma-realize nila na nagkamali sila at sinabi nila, sorry Lord, nakakabalik talaga sila sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Nakikita ko bumabalik talaga sila ng Diyos. Pag binalik ang loob, pag sinabi sa Panginoon, I'm sorry, iniyak nila sa Panginoon, makikita mo ang pagsamba, hindi na sila nahihiya. Babalik na sila sa Panginoon, tuloy-tuloy na sila sa paglilingkod sa Panginoon. Bantayan niyo po ang inyong mga sarili. Tingnan po natin ang ating relasyon sa Diyos. Kapag ka tayong lumalayo sa Diyos, kapag ka natatanggay ang ating mga relasyon sa Panginoon, bantayan niyo ang inyong sarili kung dinadayang kayo ng kaaway. At sinasabi ng kaaway sa inyo, huwag ka nang sumamba, huwag ka nang maglingkod, pabayaan mo ng panalangin, huwag ka nang magbasa ng Bible. Alam ko po, mga kapatid, sa kaibuturan niyong puso, mahal niyo pa rin ang Panginoon. Kaya lang, hindi niyo magawa-gawa. Bakit? Dahil nagagapos tayo ng pandarayan ng kaaway sa pakiramdam na parang okay naman, wala naman, pero totoo malayo ang loob mo. Mayroon nga po ako mga nakausap din dati na sabi nila, wala naman ng iba. Sabi ko, Brad, hindi ka na sumasamba. Hindi, nasa Panginoon pa rin po ako. Pero totoo, hindi nila nararamdaman, wala na sila sa Panginoon. Ang layo naman kanilang loob sa Panginoon. Hindi mo naman namamalayan yan dahil ikaw mismo sa sarili mo, ang tingin mo, okay, walang ng iba. Pero yung ibang nakakamasid, ibang tumitingin sa'yo, iba na ang tingin. Dati active mo ka, Brad, pero ngayon parang nasaan ka na? At hanggat hindi nila sinasabi sa Panginoon, o Panginoon, nagkasala ko. Hanggat hindi inaamin sa sarili na sila'y mali at sila'y nagkasala, hindi bumabalik yung ganda ng fellowship. Kaya pag inamin mo sa Panginoon na nagkasala ka at sinabi mo sa Panginoon, Lord, namalayo ako. Saka pa lang, mga kapatid, bumabalik ang dati. Katulad din po ng malibog ng anak, di ba? Parang example. Nang siya'y makarealize, nang siya'y nagkasala sa Panginoon, ang sabi niya, babalik ako sa aking ama, sasabihin ko sa kanya nagkasala ako. Pagkatapos nga, nagbalot-balot yung alibog ng anak, pagkatapos naglakbay, bumalik sa kanilang tahanan, malayo pa, nakanawan na siya ng kanyang tatay. Sinabi niya talaga yung salitang inisip niya. Sabi niya, Ama, nagkasala ako sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawagin anak mo. Ibilang mo na lang ako isa sa iyong mga alipin. Anong sabi ng anak ng ama? Oo, sige, alipin ka na. Wala ngayon. Hindi ganun sinabi ng ama, di ba? Anong sinabi ng ama? Nang maramdaman niya totoo, nagsisi ang kanyang anak, anong sinabi ng ama? Madali. Suutan siya ng damit, bigyan siya ng panyapak, suutan siya ng singsing, patay ng pinatamang kuya. Ano ibig sabihin yun? Ibinabalik na ang dating relasyon sa Panginoon. So yung tamis ng pag-ibig sa Panginoon, mga kapatid, pag nawala yan, maaari mo yan ibalik sa pamamagitan ng pagsisisi. Kaya ang second point is repentance. You repent. Wala pong ibang mahirap na formula, hindi mo kinakailang magpabautismo muli sa tubig, magpabautismo na kayo. Ang kinakailangan nyo lang, magsisi. Kung ipapayag doon natin ang ating mga kasalanan, babalik ang saya. Babalik yung dati yung nararanasan sa Panginoon na saya ng paglilingkod sa Panginoon. Pangatlo, mga kapatid. Oh, ito nga po pala yung talata. Gawa 3.19, bago po ako dyan matapos. Gawa 3.19 at 20.
Basa-basa mga kapatid. Kaya nga, kaya nga, mga sisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. At nang sa gayon, sumapit ang panahon ng kapahingang mula sa Panginoon. Huwag na po natin nadugtong yan kasi yan po ay tungkol yan sa pagpunta ni Jesus Christ sa pamamagitan ng Holy Spirit. Pero yung punto na magsisisi ang mga Israelita, sabi ng mga Israelita, ano gagawin namin mga kapatid? Tinanong nila, anong gagawin namin? Tinagot na yan ni Pedro, magsisi kayo. At dito po mga kapatid, inulit ni Pedro, sabi niya, magsisi kayo. Magbalik loob kayo sa Diyos. Alayon nyo na eh. Alayon mo na. Kaya kapag ka malayo ka na sa Panginoon, hindi ka naman kinakailangan sumakay ng jeep, pabalik sa Diyos. Kinakailangan kang sumakay sa pagsisisi, pabalik sa Panginoon. Amen? Ang pagsisisi, ang pagbabalik loob sa Diyos. Ang pagsisisi. When you say, Lord, sorry, nakakabalik ka again sa Diyos. Pero kapag hindi mo sinasabi, sorry, hindi ka makabalik-balik. Ang layo-layo mo, ang layo-layo mo sa Panginoon. Ang puso natin sa Panginoon ay malayo. So, ang pagbabalik loob sa Diyos, pagsisisi. Babalik yung puso mo. Kaya nga, sa mga kapatid na parang nagtataka natin, parang ang sigla-sigla pagkatapos ngayon, parang tinatamlay yan na, wala nang sigla. Tingnan niyo mga kapatid niyo mga kapatid, tingnan niyo po medyo, may kisla pa ang kanilang mata sa Diyos. Tingnan niyo mga po. Tingnan nga ang mata mo. Tingnan niyo po ang kanilang mata sa Diyos. May ano pa ba? May kisla pa ba ang mga mata nila sa Diyos? Pag umaawit pa ba sila sa Panginoon, nakahiti pa rin? Pakiramdaman niyo ang mga sarili niyo, pag nagpipray ba kayo? Naiiyak pa kayo? Dati pa nagpipray, salita pa lang ng Panginoon. Diba? Ang haba na nun. Matindi yun. Pero ngayon, diba? Dila ng dati. Amen. Wala na. Wala na. Kadamdadamdamin sa Diyos. Parang ganun na lang nila ganun na lang nila kasanay. Nasanay na eh. Nahirapin na yung damdamin. Parang, callous heart na tawag doon. Yung parang, kanyo na ang puso. Matigas na masyado na ang puso. Pag umaawit, dati yan, pag umaawit sa Panginoon, nakataas kayo ng kamay. Talagang ganyan. Ngayon, pag makataas ng kamay, gawin na yun. Kinakanta na sa mga. Diretso na, wala na, kinakanta na. Tapos may kinisabay nito pa yan. Nakakanta pa yan, pero mga kapatid, wala na talaga dito, wala na dito, wala na yan. Dati, pag kumakanta sila, in love na in love sa Panginoon, kumakatingin sa sa kisami, tapos. Bumalik na, Panginoon, di ba? Yun yung pakiramdam, parang ganyan kalalim eh. Pero minsan, may mga kanta tayo na parang, pagpunta na lang, matapos na yan, na tumatanglay ka na, nahihikap ka na, nahihirapan ka na. Wala na, nasaan na yung sigla mo? Pagka makakaway sa kapatid dati, talagang halos mabalik ang mga buto ng kapatid. Kapatid, praise the Lord. Ngayon, pag makakaway, ganyan na lang. Dumana po, di ba? Ang iba, alam na eh. Hindi pa nga tapos yung kanta. Wala na, di ba? Ang iba, mga kapatid, yung iba. Ay, hindi. Dati ang puso, yung triple M, patras ng isang akbang yan, di ba? Mahapa. Pero mga kapatid, hindi na. Hindi pa nakakakanta ng people name. Sinasamantan ko yung panahon. Pag nagpipray na. Nagpipray na yung chichin ko ang kuya. Masa niso. Di ba yung mga style na? Kaya may bago na ngayon. Pag nagpipray na, grabe ng puti. Hindi lang sila maramdaman. Tapos mawawala na. Di ba? Nasaan na, di ba? Di ba na lang yung may schedule? Ano na? Ang sinasabi ko lang mga kapatid, yun talaga yung dati ang sigla-sigla, tumatagal na sa kapatiran pag nakikipagwento ako. Pero ngayon, iba na, mawala na. Pag nag-refresh, chinichempuhan na. Ah, hindi ako dumidilat mga kapatid, baka iniisip ko ha.
hindi ako tumitira. Pero paano nasasabi? May mga nakakapagsabi. Magkaano, nakakasali sila, di ba? So, hindi ko alam yung schedule lang, pero yung iba na tumanglay ka na sa Panginoon. Wala na. Ang iba nga mga kapatid, hindi natasama, mas matanglay ka, di ba? Mas matanglay ka rin. Kung hindi natin, naglanghina na. Kaya kapatid, ang solusyon lang, ibalik mo yung sigla. Ibabalik mo lang yung sigla. Magsisisi ka. Tingnan niyo po ha. Tandaan niyo, sabihin niyo sa Panginoon, Lord, sorry, lahat ng aking kapabayanan sa iyo, Panginoon. Gusto kong ibalik lagi ang muli ang sigla sa iyo. At maayos ang lahat. Gusto niyo po bang ibalik sa Panginoon ang lagi ang masiglang pag-ibig sa Panginoon? Yes. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, at panghuli. Sabi niyo sa yes. Ikatlo, sa pamamagitan ng pagsasagawa kay pag-ibig ng dating Panginoon. That's the third one. Pag ikaw ay umiibig sa Panginoon, in love, in love ka sa Panginoon, hinahanap ng Panginoon yung dating mong ginagawa. Sabi ng Panginoon, anak, nasaan na yung ano mo? Nasaan na yung masayang devotion yung pagmadaling araw na wala na? Anak, nasaan na yung pag nagbibigay na excited ka? Anak, nasaan na yung may pakanta-kanta ka pa pag nagbibigay? Parang hinahanap na ni Lord yung mga dati mo. Ang solusyon daw, ibalik yung dati mong ginagawa, yung dating paglilingkod, yung init na paglilingkod mo. Kung dati sumasama ka pa sa mga cell group, tapos hindi ka na sumasama, ang solusyon na, sumama ka ulit, ibalik mo dati. Kung dati umaatid ka ng walang absent, ibalik mo yung walang absent. Kung dati kumakanta ka na nagtataas ng kamay, di ibalik mo yung tumataas na kamay. Ang hinahanap ng Panginoon yung dati, kasi sabi ng Panginoon, nakukulangan na ako, anak. Ang totoo niyan, doon, masyado kang busy noon, pero nagagawa mo rin eh. Parehas din naman yan, marami kang obligasyon noon, pero nagagawa mo rin yan. Bakit wala na ngayon? Bakit kulang na ang oras mo sa akin? So, hinahanap ni Lord yan. Hinahanap niya yan. At kung gusto mo ibalik ang dating init na pag-ibig, ibabalik mo daw yung mga dati mong ginagawa. May babalik mo naman kasi talaga yon kapag naisip mo naman talagang si Lord naman ang priority sa buhay mo. Ang iba mga kapatid, nagagawa ang lahat. Halimbawa, ha? Halimbawa, lumadalo na ng cell group, umaatend pa dito sa pagsamba. Ang ibang mga kabataan, nakakadalo pa ng CYF, mayroon pang cell group, mayroon pang practice ng banda, mayroon pang... Ang lahat na, sabi na naman mga kulang, anak, tumira ka na sa church. Dahil sobra na sila aktibo, biglang, yung sobra nilang pagiging aktibo, biglang pumuka. Kaya sabi ng Panginoon, anak, nasaan na yun? Dati nagagawa mo yun ah. Pero ngayon, hindi mo na nagagawa. Yan ang sinasabi nito. Ang sinasabi nito, ibalik mo yung dati mong ginagawa na patunay yung pagmamahal mo. Pero ngayon, parang wala ng quality. Gumagawa ka na lang dahil mahirapos lang ako kung isang linggo, nakagaya na kung hindi sumamba. Parang ganun na lang. Pero hindi na yung malalim. Ang sabi ng Panginoon, hinahanap ko na yung dati. Hinahanap ko yung dati. Alalahanin niyo mga kapatid, yung mga dati niyong ginagawa na hindi niyo na ginagawa ngayon. Mga kapatid ha, tinutukoy ko, kabutihan, hindi kasalanan ha. Nandiyan ko tulak ko ha. Mali ko pala yun. Hindi ha, kasi nasabi ko kung ibinabalik, yung ating paglilingkod sa Diyos na aktibo-aktibo, nagkumaalam. Dati pa nga po, may mga sumasama ka lang nung araw, naglalakad pa po sa mga bahay-bahay. Minsan, umakakad pa sa mga bundok, makapangalan lang. Hinahanap ng Panginoon. Minsan, pumupunta ka pa sa isaro, mag-pray. Minsan, pumupunta ka pa sa tabing dagat, makapag-pray. Pagkatapos, ngayon, hindi mo na ginagawa. Para sabi niyo, nasaan na yun, anak? Ibalik mo na yun. Inubilis mo na yun. Yung mga tagpuan natin, yung ating rendigo, nasaan na yun? Kaya naghahanap ko sa Lord, sabi ni Lord, dati tinutugtugan mo ako, hindi ka nagsasawa kumanta sa akin. Pag Lunes, laging kinakantan mo ako, walang katapos ang tatahan para sa akin. Nasaan na yun, anak? Parang hinahanap, ang manan ni Lord, pero ngayon sabi mo, mahal naman kita, Lord. Oo nga, pero nasusuntad ko ang pag-ibig mo. Kaya nga ba, sabi ng Panginoon, rekindle our life, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Ibabalik mo lang yan sa pamamagitan ng tatlong bagay. Madaling tandaan mga kapatid, lahat letter R. Remember, repent, redo. Madali lang ha. Remember, repent, and redo. Tatlo lang po yan, yung mga habang magpangusap yan, tatlong salita lang yan. Remember, repent, redo. Alalahanin mo ang mga dati mo, init ng relasyon mo sa Panginoon. Repent, pagsisihan mo ang kasalanan mo, kalipuran mo ang mga bagay na nakakasama ng loob sa Diyos, bumalik ka sa Diyos. And redo, ulitin mong gawin ang mga bagay na dati mong ginagawa sa Panginoon.
Katulad din po sa mga asawa, parang naghahanap na si Mrs. Dati nag-date pa tayo, darlings, ano nag-garden? Sabi ni Mrs. Lugo, ano? Pagkatapos, nakapag-date sila, aksidente. Nakapag-date. Yung ilang naaalala ko dati, dito mo ko din alam. Saka naaalala, di ba? Bumabalik yung tamis. Naaalala niyo po yung mga unang bagay na naranasan niyo sa Panginoon? Lahat ng mga bagay na yan ay masarap balikan. Masarap balikan, lalo na pagpara sa Panginoon. Kayo nga mga kapatid, sumisigla ang buhay niyo kung naiisip niyo mga unang bagay sa buhay niyo. Ang first love niyo, kung naiisip niyo, biglang, kumitis na ang mga kapatid. Ang mga bagay na yan ay pagpapagbabalik sa Panginoon. Pag binalik mo yan sa Panginoon, yung unang panahon na nabaptize ako ng sigla-sigla ko, ibabalik uli yung dati kong ginagawa. Huwag niyo sabihin, imposible na, mahirap na, matanda na. Tumatumbling kasi ako, no? Siyempre, hindi naman ganyan. At sinasabi ko, yung pong mga paglilingkod sa Panginoon, yung mga bagay na ginagawa ko sa Panginoon, sa pananalangin, sa pag-awit sa Panginoon, kung magagawa ba natin mas ibalik at mahigitan pa, mas matutuwa ang Panginoon. Ibabalik at mahigitan. Sinasabi ito, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ay isang Diyos na relational God. Gusto ng Diyos ang ating relasyon sa Kanya. Hindi lang siya isang Diyos na parang nag-iintay lang ng inyong mga servisyo. Hindi siya tungkol lang sa mga servisyo nyo. O, nasaan pa ang mga buloy? Hindi ganyan ang Diyos. Hindi niya pinaghahanap lang. Ang inaalam niya ang ating puso. Kasi relational God siya. Para siyang asawa. O para siyang ama. Para siyang kaibigan. Nang inaalam niya yung relasyon. Hindi mahalaga sa kanya yung pera mo. Hindi mahalaga sa yung ginagawa mo. Ang mahalaga sa kanya yung puso mo. Na namimintay mo. At tumataas ang degree ng ating pong pagmamahal sa Panginoon. Kung ma-intensify pa po natin ang higit ang ating pagmamahal at hindi bumubuloso ang ating pagmamahal sa Diyos, mas mag-iibigan ng Panginoon. Pero kung ang ginagawa natin ay pabuloso habang tumatagal, mga kapatid, mag-isipan yung mabuti. Kung ilalagay mga kapatid sa graph ang inyong pong love for God, pataas ba? Pataas po ba sa graph ang inyong pag-ibig? O pantay? O gumaganyan-ganyan? O umubulos na ang pag-ibig? Mga kapatid, kayo pa nakakaalam ng ating relasyon sa Diyos. Ano ang totoo? Masigla ka? Kung masigla ka, masiglahin mo ba? Kung masigla ka at namimintay mo, okay? Pero huwag yun ang pababayan ng inyong pag-ibig sa Panginoon. Hinahanap ng Diyos ang ating pag-ibig. Hinahanap ng Diyos. Huwag niyong sabihin, ano ba talaga yung si Diyos? Akala, wala kang yun. Mga kapatid, nagkakamali ka. Kung lahat ng ginagawa mo dati sa Panginoon ay wala, walang halaga, ngayon mag-isip mo na lahat ng ginagawa mo sa Diyos ay mayroong kabuluhan. Lahat ng ginagawa mo sa Diyos ay may saysay. Mayroong halaga yan. Mayroong kabuluhan din sa Diyos. Hinahanap niya, katulayan, sinasabi niya, nasaan na yan? Nasaan na? Nasaan na? Anong mga bagay, mga kapatid, ang pwede natin ibalik sa Panginoon? Ano yung bagay na ipagpatuloy na lang? Ang pag-atin sa cell group, ituloy-tuloy. Ang pagdalo po sa ating mga pagsamba, ituloy-tuloy. Ang pagiging mabuting asawa, ipatuloy mo na yan. Ang pagiging responsableng anak, ipagpatuloy mo na yan. Ang pagiging mabuting kapitbahay, ipagpatuloy mo na yan. Ang pagiging mapagbigay, ipagpatuloy mo na yan. Ang devotion mo araw-araw, ituloy-tuloy mo na yan. Ang pagdalo mo dito sa church na ito, tuwing linggo, ituloy-tuloy mo na yan. Kasi pag pinaya, pag binitawan mo yan, hahanapin niya na Diyos. At sasabihin ng Panginoon, nasa na yun, anak. Nasa na. At mahalaga mga kapatid, ibigay natin yung hinahanap ng Panginoon. At pag ibinigay natin yung hinahanap ng Panginoon, babalik yung pag-ibig natin sa Panginoon. At babalik yung kagalakan, ang kapayapaan, ang pagpapala, ang lahat ng mga pabor ng Panginoon. Napansin niyo po, pag pinasaya niyo ang Panginoon, sumasaya kayo. Kaya nga po, pag inibig mo ang Panginoon ng lubos, hindi lang naman ang Panginoon ang natutuwa, pati tayo natutuwa. Amen? Yan po ang nagiging conviction mo sa buhay. Pag naibig mo ang Diyos at napasaya mo ang Diyos, pati ikaw sasaya ka. Pag naramdaman mo ang pagmamahal, na iparamdam mo sa Panginoon ang pagmamahal mo sa Kanya, lalo pag ipaparamdam sa iyo ng Diyos ang pagmamahal niya. Amen? Kasi mga kapatid, tingnan nyo ha,
sa asawa mo may parang reflection. Pag ginawan mo ang asawa mo ng kabutihan, mararamdaman mo, may nararamdaman kapag ano, nakasaya mo asawa mo, mas mararamdaman mo sumasaya ka, ako po ganyan. Pag nararamdaman mo na palungkot ang asawa ko, nalungkot din ako, may reflection sa akin. Pag nagbigyan mo siya ng sakit ng ulo, parang sumasakit yung ulo ko. Pag napasakit ko ang kamay niya, sumasakit yung kamay siya. Pag nagawan ko ng hindi maganda, pag sakali na nagdamdam sa akin ang asawa ko, ramdam ko yun. Pero nga, kapatid, pag napasaya ko naman, nararamdaman ko din ang saya. Sa tao pa lang yun na relasyon, sa tao pa lang yun na level, mga kapatid. How much more sa Panginoon? Pag ginawan mo ang Diyos ng mabuti at naibig mo ang Panginoon, mas mararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, sinasabi ko, diba ng pagmamahal sa Diyos? Kapag ka, ipadama mo talaga ang pag-ibig sa Diyos. Halimbawa, isang sample ko, pag umawit ka ngayong umaga sa Diyos, mamaya, sa pag-awit na natin. Pag naipadama mo ang pag-awit na yan, hindi lang ang Diyos ang matutuwa dyan, pati ikaw uuwi kang blessed na blessed. Bakit na-blessed ako? Hindi ka na-blessed dahil sa talagang blessed ka lang. Ginawa mo yan, kaya bumalik yan sa'yo. Ganyan ang pag-ibig sa Panginoon. You love God. You love God. You rekindle your love for God and you will experience the joy to the fullest. Your love for God to the fullest and God's love to the fullest. Hindi mo pa nga iniibig ang Diyos, minahal ka na eh. Kaya yung pang ipinakita mo sa Panginoon ang pagmamahal mo, lalong ibubuhos, uulangin ka ng pagmamahal ng Panginoon. Bapak bilhin ka ng kanyang pag-ibig, ipadama mo muna sa Panginoon ang pagmamahal. Iyan ang sinasabi po natin ngayon, mga kapatid. Rekindle our love for God and you will experience the love of God, the greater. To the higher level, to the highest level of our life. Pero mga kapatid, napansinin niyo, pag pinalungkot ng Diyos, nalulungkot din kayo. Pag nakasakit ka sa damdamin ng Panginoon dahil gumawa ka ng masama sa Kanya, hindi lang ang Panginoon na nalungkot, pati ikaw ang lungkot mo, maghapon parang ang tamlay mo, para ang sama ng pakiramdam mo. Pagkatapos may realize mo, ay kasi pala nagalit ako kanina, ay kasi pala napagbuhatan mo ng kamay si ganito. Eh, may ginawa pala ako kasing umalingan. At bumabalik din sa iyo yung lumbay, bumabalik din sa iyo yung kalungkutan. Kapatid, pag inibig mo ang Panginoon, babalik sa iyo yung pag-ibig na yon. Hindi pwede hindi mo maranasan yung pag-ibig na yon. Iyan mga kapatid ang sikreto ng pag-ibig sa Panginoon. So, rekindle our love for God. Rekindle our love for God. And experience love. Amen? Love is in the air. Hindi po mga kapatid, mula ngayong February, hindi tungkol sa pag-ibig sa asawa ang maganda lamang na maranasan ngayong February. But the love of God is in the air. Amen. And our love for God is in the air. Ngayon po ito mga kapatid, dapat siguro ang puso natin lumalaki. Hindi naman large na heart na lumalaki sa Panginoon. Ang pagpuri natin sa Panginoon, in love na mga pag-awit. Makikita naman yan ang Diyos. Kasi hindi niya naman pwede i-fake yan. Kaya sabihin niyo, uy, in love na yun ako sa Lord talaga, Lord. Promise. Kahit sabihin niya, hindi totoo dito, wala. Ngayon mga kapatid, ibalik na natin ang totoo at maramdaman natin yung totoo. Gawin ang kalooban ng Diyos ngayong umaga. Magsisi, talikuran ang kasalanan, babalik ang sigla sa Panginoon. At sundin na ang kalooban ng Diyos mula ngayon. At mararanasan nyo ang pag-ibig sa Diyos. Amen? Sana mga minamahal mga kapatid, lalo pa nating paalamin ang ating puso sa Diyos. Ngayon umaga. Ibigin ang Diyos na higit sa lahat. Ibalik ang kami sa pag-ibig sa Panginoon. Sindihan muli ang pag-ibig sa Panginoon. Huwag tayo tumamlay, mga kapatid. Huwag tayo tumamlay. Dadali kayo sama-sama at magsisisi. Pero ibalik mo ang pag-ibig mo sa Panginoon. At hindi ka magsisisi. Kunin ng Diyos, tayo po natin tumayo. Let's go.